Natin sa kawayan, marupok at madaling masira. Pero bakit ang bamboo organ sa Las Piñas City? Eh, dalawang siglo na pero gumagawa pa rin ng musika. Ano nga ba ang sikreto ng tibay ng national treasure na ito? Tara, puntahan natin ang organ na gawa sa kawayan. Nasungkit ng mga taga-Bayambang, Pangasinan noong April 2019 ang isang world record nang itinayo ang statwa ni Saint Vincent Ferrer, ang patron saint ng mga builders. I'm very happy to say that with 50.23 meters, you have broken the record and this is the world's tallest bamboo sculpture. Itinayo ang world's tallest bamboo structure para i-celebrate ang 400th anniversary ng bayan ng Bayambang. Isa pang pinagmamalaki ng mga Pinoy na gawa sa kawayan, sa Las Piñas naman matatagpuan. Dalawang siglo nang naririnig mula sa St. Joseph's Parish Church, ang oldest known and still existing bamboo organ sa Pilipinas. At ang titular organist nito ay ang tubong Las Piñas na si Professor Armando Salarza. When I was 11 years old, nagsimula ako na mag-perform publicly. I was sent on as a scholar. Doon muna sa Graz, Austria, studied church music. Sabi, why don't you pursue further studies in organ performance? I took the opportunity doon naman sa Vienna, Austria. At para sa kanya, special ang tunog ng bamboo organ dahil halos 90% ng 1,000 pipes ito gawa sa kawayan. First of all, primary purpose ng organ, pipe organ, ay doon sa simbahan as accompaniment in worship. Siya yung nag-enhance ng celebration sa liturgy. Nandito po tayo ngayon sa taas, sa choir loft, kung saan makikita natin ang bamboo organ. Ito yung mga bamboo pipes. Diyan lumalabas ang tunog. And at the same time, makikita din ninyo, siyempre yung mga metal pipes. Yan ang tinatawag na Spanish trumpets. Ang metal pipes nun ay 129. The rest of it ay gawa na sa bamboo, no? Ito yung bellows kung saan nanggagaling yung hangin. And then, dadaan ito sa wind canal dito, no? Yan. Yung hangin mapupunta ngayon doon kung saan nakapatong yung mga pipes. Yun ang tinatawag na wind chest. Okay, nandito ngayon tayo sa loob ng organ case kung saan makikita natin yung mechanism ng bamboo organ, no? So makikita ninyo, nandito yung teklado, yung keys, no? And then ito yung tinatawag nating mga stops kung saan meron tayong levers, no? Kung ano yung hahatakin mo sa labas, yun ang magpo-produce ng sound, no? So iba-ibang klaseng sound yan. Dito meron tayong tinatawag na special auxiliary stop ng bamboo organ. Tawag dito ay pajaritos, bird sound. Nandito yung 7 metal pipes at merong tubig na nilalagyan natin up to a certain level para ma-reach niya yung tip ng metal pipes. And then pag inon mo, yan ay magiging tunog. Inabot ng 8 taon bago mabuo itong bamboo organ noong 1824. Sa pamumuno ni Father Diego Serra, ang unang parish priest dito. At mula noon tuwing Pebrero, dinarayo ito tuwing International Bamboo Organ Festival. We showcase mostly yung bamboo organ, of course. Medyo nag-evolve na, not only organ music, meron tayong choir music, meron tayong orchestra, together with the bamboo organ, so para maging variety siya. Noong 2003, idineklara itong National Cultural Treasure of the Philippines. Napaka-significant ng bamboo dahil na-identify nga natin ang sarili natin as Filipino. You say na talagang very proud ka. Ang Las Piñas Bamboo Organ, katulad ng kawayan, matayog na sa gisag ng lahing Pinoy.